Willing ka mag-commit sa ibang mga bagay na hindi naman magbibigay sa'yo ng pangarap mo pero nagko-commit ka? So, ngayon, let's talk about commitment. Okay, commitment. Di ba tinatanong ko kayo kanina? Ang tanong ko kanina, sino dito sa inyo yung seryoso na maging successful? And sabi ko din na hindi ako maniniwala sa kung ano yung isasagot nyo. Maniniwala ako sa kung ano yung result na gagawin nyo. So, ano yung magiging result mo dito sa negosyo natin? Sino dito sa inyo yung na-experience ng ma-broken-hearted? Nakipag-iwalay, di ba? Binasted. Niloko. No? Pinagpalit sa iba. Sino sa inyo yung nakaranas na ng ganito? Sino din dito sa inyo yung mga makeup partner ngayon? Karelasyon. Asawa, boyfriend, girlfriend, kabit. Hindi, joke lang. Yung may karelasyon ka, yung lehitimong karelasyon. Ito, tatanungin ko kayo, dyan sa kasalukuyang karelasyon nyo, what if sabihin sa inyo ng karelasyon nyo na honey, baby, o kung ano man ang tawagan nyo. Alam mo, sobrang committed ako sa'yo. Sobrang committed ako sa'yo. Ang commitment ko sa'yo ay 99%. Ganun kita kamahal. 99%. Out of 100%, 99%. Ngayon, tatanungin ko kayo, anong magiging reaction mo? Matutuwa ka ba? Anong magiging reaction mo kapag sinabi sa'yo yun ng kapartner mo? Nainis. Happy. Sila niyo happy. Okay na yung 99%. No, okay na yun. At least hindi 98, di ba? O, si Marife, mag-iisip. Eh bakit? No, bakit ka mag-iisip? 99% ah. 99% yung commitment ko sa'yo. 99% yung pagmamahal ko sa'yo. 99% yung effort na ibibigay ko. Hindi pa ba sapat yun? 99% na yun ha. 1% lang yung nawala. Pero majority dito sa inyo, ayaw mo. 1% lang naman yung wala. Bakit ayaw mo? At least hindi 98. At least hindi 90. Hindi 80. Hindi 70. Hindi 50. Di ba 99? So ganito. What if pagsakay mo sa eroplano? Kasi sa umpisa, merong ano yan. Merong parang... introduction yung ano yung flight stewardess, meron yang mga instruction na ibibigay, di ba, yung fasten your seat belts, blah blah blah, mahaba yun eh. So merong instruction yan palagi every time before umalis yung lumarga yung ano yung eroplano. What if habang nag-i-introduction yung stewardess, nagbigay ng instruction, before siya matapos, sinabi niya 99% ng chance na makakarating tayo safely, pero 1% lang naman yung chance na mamamatay tayong lahat sa isang aksidente. Pero okay lang yon kasi 99% naman yung chance na makakarating tayo ng safely. Anong gagawin mo? What if sabihin ng flight stewardess yun, 99% makakarating tayo ng safe sa destination natin and 1% mamatay tayong lahat sa isang malagim na trahedya. Tutuloy ka pa? No. Kung ako, hindi na ako tutuloy, bababa na ako. Eh paano kung yung flight na yun yung 1%? Di ba? Hindi sulit. Buhay ko yung kapalit para mag-risk ako. Willing kang itaya yung buhay mo para sa 99%? It's either mabuhay ka or mamatay ka, ganon. Sulit ba yung pera mo? Sulit ba yung travel para sa buhay mo kung buhay mo yung kapalit? Buti sana kung may second life eh. Buti sana kung may third life. Buti sana kung katulad tayo ng pusa na siya mambuhay. Kaso hindi. Once na mawala tayo dito sa mundo, wala na tayo. Hindi na tayo babalik. Pagdating sa commitment, kailangan mo maintindihan na ganun din. Yung jowa mo o yung ex mo, nagbigay ka ng 100% na commitment. Minsan sobra pa, ibinigay mo lahat tapos niloko ka. Samantalang dito, pagdating dito sa pangarap mo, hindi mo maibigay yung lahat. Ang commitment mo, 50%, baka swertihin. Huwag ka magtataka kung bakit hindi ka nagkakaroon ng resulta. Huwag ka magtataka kung bakit hindi ka nagkakaroon ng progress. Huwag ka magtataka kung bakit maliit pa rin yung kinikita mo. Kasi yung commitment mo nga sa tao na niloko ka more than 100%, tapos pagdating dito sa commitment mo sa pangarap mo, ilang percent lang? Eh, part-time kasi ako eh. Naintindihan nyo kung gaano ka-importante ang commitment? Merong magkaibigan, si Baboy at si Manok. Ngayon, itong si Baboy at si Manok nakatira sa isang magandang farm na kung saan maraming bata. Isang araw, nag-uusap yung dalawang magkaibigan, nakita nila yung mga batang naglalaro. So, umaga, naglalaro yung mga bata.
Ngayon, cute na cute sila ang dalawa dun sa mga bata. Ang cute, naglalaro. So, ngayon, sabi ni Manok, nagkaroon ng idea si Manok. Sabi niya kay Baboy, sabi niya, ganito gawin natin. Bigyan natin sila ng almusal. Pakinin natin sila kasi umaga. Umaga naman eh. Sabi ni Baboy, uy, magandang idea yan. Siguradong matutuwa yung mga amo natin kapag ginawa natin yun. So, paano bang gagawin natin? Sabi ni Baboy. Sabi ni Manok, ganito, simple lang yung gagawin natin. Bibigyan natin sila ng bacon and egg. Bacon and egg. Sa akin yung itlog, sa'yo yung bacon. Sabi ni Baboy, uy, magandang idea yan. Masarap nga sigurado yun. Tapos maya-maya, napaisip si Baboy, teka lang, parang lugi ako dun. End of the story. Naintindihan mo ba? Na-gets mo? Kung sakaling hindi mo na-gets, ito yung moral ng kwento na yon. Yun ang difference ng isang taong involved versus committed. So si Manok, involved. Si Baboy, committed. So paano naging involved si Manok at si Baboy committed? Kasi para magkaroon ng egg, kailangan magbigay ng egg ni Manok. Para magkaroon ng bacon, anong kailangan gawin ni Baboy? Anong kailangan gawin ni Baboy para magkaroon ng bacon? Kailangan siyang katayin. Buhay niya yung kapalit. Yun ang committed. Yun ang absolute at pinakamagandang example ng commitment. Hindi ko sinasabi na kailangan maging ganun agad yung level ng commitment mo, pero yung mga tao na ganun ang klase ng commitment, na willing silang ialay ang buhay nila para sa pag-asenso. Willing silang ibigay ang buong buhay nila para sa pag-asenso. Yun yung mga taong umaasenso. Gaano ako kaseryoso na maging successful? Mas pipiliin ko na mamatay kaysa maging mahirap pang habang buhay. Mahirap ibig sabihin walang pera, palaging utang, kulang, palaging wala, hindi makabili ng mga bagay na gusto, hindi makain yung mga gustong kainin, hindi mapuntahan yung mga gustong puntahan. Mas pipiliin ko na mamatay na lang kaysa maging mahirap pang habang buhay. Ganoon katindi ang commitment ko. Kaya for the past 9 years ng pagninegosyo, ni minsan hindi sumagi sa isip ko yung pagsuko kasi para ko na rin sinabing mamatay na lang ako. Nakang Dawood. Ayoko pa. Di pa pwede, marami pa tayong payayaman. Paano ko napatunayan yun? Kasi di ba sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala sa salita. Paano ko napatunayan yun? Mayaman ako eh. Yun yung patunay ko sa commitment ko. Kahit hindi ko sabihin yun, alam ng mga tao, especially mga mentors ko, kung gaano ako kaseryoso. Even ang CEO ng GFAX, ng partner company natin, alam niya kung gaano ako seryoso. Nasa top 4 ako eh. Alam niya kung magkano kinikita ko buwan-buwan. Kita niya. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa kanya na, sir, seryoso po ako. Talagang committed po talaga ako. Hindi ko na siya kailangan pilitin. Alam niya na yun. Okay, so yun yung assignment mo ngayong gabi. Kasi ito ha, hindi ko to sinabi na dapat mong gawin. Yung commitment, dapat maging committed ka. Hindi. Hindi ito sa pilitan. Kung masaya ka nang naghihirap ka sa buhay, edi tuloy mo yan. Hindi ko alam kung anong trip niyo. Mayroong mga tao na trip ganun. Masaya daw silang mahirap sila. At least sama-samang pamilya. Sama-samang pamilyang nagugutom. Sinong masayang nagugutom? Kalokohan. Ang tawag doon is justification. Okay? Ganun ang tawag doon. Para lang hindi nila masisi yung sarili nila. Alam kasi nilang kasalanan nila. Ang dali-dali lang naman na mag-justify. Okay lang na mahirap. At least ang sama pamilya. Talaga. I don't know. Or masaya ka lang sa social media. Kasi madali lang naman magpanggap na masaya sa social media. Alam mo naman sa sarili mo. Alam naman nila sa sarili nila kung talaga ba masaya sila. Kung nagja-justify lang sila para hindi nila isisi sarili nila na alam nila sila yung rason bakit sila naghihirap. Meron akong paboritong mga estudyante sa Team Genuine Academy. Meron. Medyo marami-rami na din sila. Sa tingin nyo, sino sila? Paborito ko. Hindi ako magpapanggap na wala akong paborito. Lahat kayo pantay-pantay sa paningin ko. Hindi. Hindi kayo pantay-pantay sa paningin ko. Tao ako. Hindi ako santo. Tao ako, leader ako, hindi ako santo. Hindi kayo pantay-pantay sa paningin ko. Mayroon ako mga paborito. Ang mga paborito ko mga leaders. Bakit kaya? Anong meron sa kanila na wala sa inyo? Bakit ko sila paborito? Bakit ako willing magbigay ng time and effort sa kanila? Ano sa tingin nyo? Yun na yung pinaka-topic natin eh. Tama si Marife, committed. At yung commitment nila, hindi nila sinabi, hindi word, pinatunayan nila yung commitment nila. Kasi para ka maging leader, meron kang mga ipapasa na mga challenges at requirements. That is based sa resulta. Dun nakabase. Para ka maging team leader, para ka maging diamond leader, meron ka kailangan ipasa. Kaya ako nasabi na seryoso talaga sila, hindi dahil sinabi nila. Dahil nakita ko na ginawa nila. Nakita ko yung resulta nila. Sa resulta pa din ako nagbabase. Palagi akong sa resulta nagbabase. At ito sinasabi ko sa inyo, hindi para malungkot ka. Ay, unfair. Unfair, may paborito si Coach Carl. Kung isipin mong unfair, parang ganito, ikaw lumagay sa sitwasyon ko. Meron kang dalawang business partner. Yung isa batugan, yung isa masipag. Yung isa puro reklamo, yung isa puro trabaho. Yung isa puro kadramahan sa buhay. Tapos yung isa, talaga nagsusumikap. Yung isa, puro negativity ang binibigay sa'yo. Yung isa, puro positivity. Sino yung mas gugustuhin mo doon sa dalawang tao na yun?
Alonso. Sino yung mas bibigyan mo ng oras at effort? Sino yung mas magiging masaya ka nakasama? Masaya ka nakausap? Si Bogart na masipag o si Juan tamad? Kaya ko to sinasabi sa inyo is para ma-challenge ka. Kasi bawat isa sa inyo dito, kayang-kaya nyo maging leader. Paano ko nasabi? Yung mga leader na yan, alien ba yan? Meron ba silang something magic, powerful, fairy godmother? Na dinadasalan at hinihilingan ba kaya sila nagiging ganyan? Meron bang something special sa kanila na wala sa'yo? Sa tingin mo, yung mga leaders na yun, hindi tao yan? Kasi malay ko, baka nga tingin mo sa kanila mga alien. Malay ko ba? So at least itatama ko na ngayon. Kaya ko to sinasabi sa inyo is para ma-challenge ka. Kasi kayang-kaya mo rin yun dahil tao lang din sila katulad mo. Mas committed lang sila kaysa sa'yo. Pero yung commitment na yun, hindi yun bigay ng Diyos. Na pinanganak silang committed. Anong pangalan mo? Committed? Walang ganun. Lahat tayo pinanganak na hubad na walang alam sa mundo. Wala dito, wala ni isa sa atin na pinanganak na may hawak na pera. Sana all. Meron na kayo nakitang ganun. Yung paglabas nung ano, baby, may hawak na pera. Ay, sabi nung doktor, siguradong yayaman to. Bakit? May hawak na pera eh. Nilulok nung nanay niya, ganun. May nakakita na kayo ng ganun? Nakakita na kayo ng baby na pinanganak tapos sinabi ng doktor, ay, sigurado magiging masipag to. Bakit? Wala lang. Ula lang. Paano mo nalaman? Lahat tayo pinanganak na hubad na walang muwang sa mundo. Walang alam, walang muwang. Di natin alam kung saan tayo papunta. Di natin alam kung ano magiging direksyon ng buhay natin. Kailan lang tayo nagkamalay? Around 4 years old, pataas. Pero wala pa din. Hindi pa rin natin alam kung ano, yung ginagawa natin. Walang ano, walang something special, walang paboritong anak. Walang paboritong anak ng Diyos sa bawat isa sa ating mga tao. Lahat tayo binibigyan ng equal na opportunity. Yung nga lang, maraming tao maarte. Stop it. Get some help. Mas madali kasi mag-inarte, mas madaling magreklamo kaysa trumabaho, maging committed. Mas madaling mag-inarte, mas madaling magdrama sa Facebook. No, mas madali 'yon. Pero palagi niyo 'tong tatandaan, kapag ang ginagawa mo ay yung mga bagay na madadali, mas lalo kang mahihirapan. Meron ba dito sa inyo na napag-aralan mo sa school yung mga tinuturo sa Team Genuine Academy? Majority ng mga tinuro ay naaral ko na to sa school. Elementary ka, high school, college, tinuturo na sa inyo doon yung tamang mindset, tamang attitude, mindset equals action equals result. Diba, tamang pag-handle ng finances, leverage. Diba, tinuturo sa inyo doon, passive at active income. Wala! Ang school ay factory ng mga empleyado. Hindi ko to sinasabi para i-down ang mga empleyado kasi naging empleyado din ako dati. Sinasabi ko to sa inyo para magbigay ng awareness. Ang school ay designed para gawin kang mahirap, para gawin kang umaasa sa bulok na sistema. Ang school ay dinesigned para maging empleyado ka. And walang masama sa pagiging empleyado kasi dumaan din ako dyan. Okay, ang masama ay nananatili kang ganyan pero pangarap mo yumaman. Hindi mangyayari yun. Hinding-hinding mangyayari yun. Kasi para mo na rin sinabi na gusto kong matutong mag-swimming pero ayaw kong mabasa. Na-try mo na yun. Sino dito sa inyo nakapag-swimming na pero di ka man lang nabasa? Subukan mo na yun. Ikaw yung alien na tinutukoy ko. Doon siya nagiging problema. Hindi mangyayari yun. Para ka maging successful, para ka talaga yumaman, nasa negosyo talaga yan. Pero hindi lahat ng tao willing gawin yung mga dapat nilang gawin. Kasi sa totoo lang, nabanggit ko na to sa training sa Team Genuine Academy, majority ng mga sinasabi ko sa inyo hindi na bago kapag nagsisimula ka sa negosyo. Maraming babaguhin sa'yo. Maraming mali-maling pananaw, maraming mali-maling mga ugali yung unti-unting babaguhin sa'yo at hindi madali yun. Alam ko, naiintindihan ko kasi ang tagal din bago ako nabago. Paano ko nalaman na nabago na ako, nagkakaresulta na ako. Unti-unting nagkakaroon na ng resulta. That's the time unti-unti ka na nagbabago. And palakpakan mo din yung sarili mo. Congratulate mo din yung sarili mo, lalo-lalo na kung nararanasan mo na itong mga babanggitin ko. Number one, ayaw mo nang makipag-chismisan. Dati gustong-gusto mo yan. Na every time kasama mo yung mga kaibigan mo, tontuwa ka, chismis. No? Pag-usapan natin yung buhay ng iba. Tapos yung buhay natin, wag natin ayusin. Stop it. Get some help. Punahin natin yung iba pero yung sarili natin huwag natin punahin. Diba, tuwang-tuwa ka. Ngayon ayaw mo na. Nagigilty ka na or feeling mo hindi naman importante to eh, yung mga pinag-uusapan. Isang sign yan na payaman ka na. Ganun ka kayaman? Ayaw mo nang nanonood ng balita, ng mga drama, kahit dati paborito mo yan. Kasi naiintindihan mo na negative eh. Another one. Is nasasabihan ka na madalas ng mga kaibigan mo na KJ ka kasi hindi ka na madalas sumasama sa kanila kasi alam mo toxic sila. Or alam mo na hindi sila makakaambag sa pag-asenso mo. Mas lalo ka lang nilang dinidelay. Kasi magkaiba kayo ng path. Wala naman problem sa kanila. Magkaiba lang talaga kayo ng direksyon. Kung ikaw, papunta ka ng Baguio, sila papunta ng Bicol. Talagang hindi ka pwedeng sumama doon. Kasi kapag sumama ka sa kanila, pa-Bicol sila. Sa Bicol ka makakarating. Eh, gusto mo Baguio eh. So yan yung mga ilan sa mga signs na payaman ka na. Diba? Kung sakaling wala pa, natutuwa ka pa rin sa mga chismisan, gustong-gusto mo pa rin manood ng mga balita, diba? Na puro mga negativity, gusto mo pa rin yung mga drama-drama. Medyo malayo-layo ka pa.
practice lang din naman eh. Practice lang din naman. Naiwasan na yung mga ganung bagay paunti-unti. Kasi alam mo na hindi makakaambag yun sa pag-asenso mo. Yun yung mga bagay na gusto mong gawin na hindi mo kailangan. I want it now! Ito magandang super basic, sobrang simple, sobrang daling itanong sa sarili mo. Ito bang ginagawa ko ngayon, makakaambag to sa pag-asenso ko? Halimbawa sa inyong mga part-time. Okay, gusto ko bigyan ng clarity kayo dito eh. Kayong mga part-time, nag-work ka, tatanungin ko kayo, makakaambag ba yan sa pag-asenso mo? Nagtatrabaho ka, isa kang empleyado, makakaambag ba yan sa pag-asenso mo? Ito ha, pagka ako nagtatanong sa inyo, huwag kayong matakot na magkamali. Matuwa ka nga pag nagkakamali ka kasi maitatama ka. Iyan yung isa sa mga mindset na kailangan yung practicein ha. Kasi kung hindi ka naitatama, anong gusto mo, mapahiya ka pa sa iba? No. Dahil hindi ka naitatama, dahil ayaw mo na nagkakamali ka. Maganda nga na dito sa Team Genuine Academy, tinatama namin kayo. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Naalala ko tuloy nung nagsisimula ako, side note lang before natin i-proceed ito. Every week, nakikipag-usap ako sa mentor ko. Kasi dati yung mentor ko kasama ko everyday. Nagbabudget ako para lang mailibre ko siya sa McDo, di ba, ng fries. Sana all! No? Tapos nagpapa-assess ako sa kanya. Ang tanong ko sa kanya, mentor, ano yung mga nakikita mong bagay na mali sa akin? Na mga mali kong ginagawa? Hindi ko tinatanong kung ano yung mga magaganda kong nagagawa? Ano yung mga achievement ko? Malupit ba ako, mentor? Hindi ko tinatanong yun. Ang tinatanong ko, ano yung mga mali-maling nakikita mo sa akin? Sasabihin niya yun. Tapos sinasabi ko sa kanya na huwag kang mag-sugarcoat. Huwag kang magpaligoy-ligoy, mentor. Sabihin mo sa akin straight to the point. Kahit huwag mo isipin kung masasaktan ako o hindi. Wala akong pakialam kung masaktan ako o hindi. Gusto ko malaman kung ano yung totoo. Kasi sasabihin niya sa akin, ililista ko yun. Meron dun mga masasakit, maririnig ko masakit. Pero kung nasasaktan ako, malaman, baka siguro kasi totoo. E papaano ko malalaman na mali pala yun kung hindi ipapaalam sa akin? Papaano ko maitatama? Paano ko mag-i-improve kung hindi ko alam na mali pala yung ginagawa ko? So ililista ko yon. The next week, tatanungin ko ulit siya. Mentor, meron ba akong na-improve dito? May naayos ba ako dito? Alin dito yung mga mali pa rin na hindi pa rin okay? Sana ko nagkamali. Sabi niya ulit sa akin yun. Ganun ako kadesidido na mag-improve. Ganun ako kasidido na mag-grow. Kung meron ako mga tamang nagagawa, itutuloy ko lang yun. Kung meron ako mga mali, marami ako matututunan yun. Palagi niyong tatandaan, it's all about perspective. Ang realidad natin ay nakadepende kung ano yung mga pananaw natin sa buhay, mga paniniwala natin kung paano natin tingnan-tingnan ang bagay. Pwedeng ang realidad mo, hindi ko realidad. Magkakaiba tayo ng realidad. Ito yung sinasabi ko na nasa isang planeta tayo pero magkakaiba tayo ng mundo. Anong ibig sabihin nun? Magkakaiba tayo ng mga paniniwala. Magkakaiba tayo ng mga pananaw sa buhay. Magkakaiba tayo kung paano natin tingnan ng mundo. Yung pangit sa'yo, maganda sa akin. Yung pangit sa akin, maganda sa'yo. Depende. Pero ang kailangan na realidad na makita mo, ang kailangan na pananaw at paniniwala na kailangan mong makita ay yung mga paniniwala at pananaw ng mga taong umasenso. Kasi gusto mo rin umasenso, di ba? Kaya kailangan makita mo kung paano nila tingnan yung mga bagay-bagay. At ito na yung example na sinasabi ko sa inyo. Huwag mong tingnan yung trabaho mo bilang sagabal. Kailangan makita mo yung trabaho mo as blessing na makakatulong sa'yo para matupad mo yung mga pangarap. Kasi gagamitin mo yung pera na kinikita mo sa trabaho mo para palaguin yung negosyo mo. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo kanina, part-time pero may full-time attitude. Part-time ka sa work, full-time yung negosyo mo. Dapat ganun mo siya tingnan. Now, part-time yung munggo mo, full-time yung mangga. Okay? Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!